Hey guys! So ngayon, holiday dito sa Thailand ng 3 days. So wala kaming pasok, kaya meron akong time para gawin yung mga nare-request ninyo. So kung na-remember ninyo, last 3 days, nag-post ako ng video na nag-transfer ako from apartment to condo. Ngayon yung nalaman ng mga viewers ko na nag-condo ako. Gusto nila na marami nagme-message sa akin na, Thailand girl, nag-condo ka na pala. Gusto namin makita yung condo mo, yung lahat talaga ng party ng condo mo. Thailand girl, mag-condo tour ka na. Wala akong magawa kung gawin yung gusto ninyo kasi hindi ko naman siya gusto ipakita sa inyo kasi alam ko naman na maiinggit kayo. Pero charot lang. Wala talaga may nag-request sa akin na makita ang condo. Gusto ko lang gawin kasi wala akong makontent. Bakit? Tingnan niyo. Siyempre sabihin ng mga inggitera, hala bakit ka na mag-condo tour pa? Sabay-sabay ka sa uso. Eh bakit? Condo ko to, binabayaran ko to. Wala kang pakialam. Mag-condo tour ako para ipakita ko sa inyo kung gaano ako kayaman ngayon. Diba? So ngayon guys, dahil uso naman talaga sa social media itong mga tour-tour na ito. So ngayon sabahan niyo ako kasi ito tour ko kayo sa condo ko. Ha? Condo ko, nag-rent lang naman. Condo ko. Katawa. Para pala sa kalaman ng lahat, ang pangalan ng condo ko ay ang Lumpiniville Riverside. O, ibig sabihin, river ang aming view. Alam ka naman, vulkan. Una pa lang, bobo. Actually, na guys, ang condo na ito ay sikat sa lugar namin. O, sabihin nyo sa akin, bakit ka dyan nakatira? Syempre, ang condo sikat. Kaya dapat ang nakatira dito, mga sikat din. Ano man yan siya, man? Wala man siya isip, man. So, galing sa elevator, maglakad-lakad ka lang ng konti, then kwarto ko na. So, malapit yung kwarto ko sa elevator. At saka pagpasok mo, ito yung bubungad sa'yo. Tinatawag ko itong living room. So, pagpasok niyo sa condo ko, ang first niyo talaga na makita itong living room ko. Ngayon, sabihin niyo sa akin, ano ba yung TG? Umpisa pa lang ng room tour mo. Ang dumi-dumi naman ng kwarto mo. Ang kalat-kalat naman ng living room mo. Kasi di ba makalat? Makalat naman talaga ako. Makalat ako sa mga gamit. Bakit siya ba ako dinidiktahan? Diktador ba kayo? Kasi makalat ako sa living room, makalat ako sa gamit, kaya makalat ang living room ko. Diba? Tinatanong niyo ako, ina-ask niyo ako na mag-room tour ako, gusto niyo ipakita ko sa inyo yung totoo. Makalat ako na tao eh! Ano magawa niyo? At saka kasi, sanay tayo sa mga room tour na ang living room nila naka-organize ang mga unan. Bakit? Hindi niyo ba ginagamit ang living room? Katunay na buhay, ang living room makalat talaga kasi nakaganon na yan talaga yan. Oh, maganda, di ba? Pag upo mo, bakit ganon ka lang upo? Hindi nagagamitin mo man yan. Oh, ganon-ganon ka man. Ah, oh, tingin-tingin ka sa mga TV. Tapos pag-aalis ka, nagmamadali ka, itapo mo lang yan. Oh, ganon. Di ba? Sino ba naman kasing Pinoy na upo ka sa living room? Tapos pag-aalis ka, i-arrange-arrange mo pa. Ganon mo, i-arrange-arrange mo. Pag ganon-ganon. Walang ganun, wala tayong ugali na ganun. Makalat tayo. Pagkita mo, living room nila organized, napakaganda. Weh! Hindi pa talaga ganyan ang itsura ng living room sa tunay na buhay. Inuuto, inyong ko. Gila! So, isa sa mga nagustuhan ko kung bakit ko napili ang room na to kasi napakaraming ang compartments. Kung baga, napakaraming ang pwedeng lagyan ng gamit. So, una, di ba nakikita nyo? Ayan, nakakuan ang bag. Di ba? Una, nakaganyan man talaga yan siya. Ngayon, umalis ako, ginamit ko itong bag na ito. Pagbabili ko ba, i-arrange ko pa, itapon mo na lang yan. Ngayon, dito ang mga bags. Diba, sobrang dami itong bags. Pero ngayon, ang ginagamit ko na bag, ito na lang siya. Itong mga original na lang. Kasi yan, mga fake lang yan. Ito, ha? 50 baht lang yan. 75 pesos lang yan. So bakit mo gagamitin ang mga fake? Kung meron ka namang original na binigay, diba? Mindset, kabubuhan, diba? At saka dito, ito talaga, ang plano ko talaga before, ito gold na ilagay ko dito, dito silver. Pero dahil hindi naman talaga nangyayari ang mga gano'n na mga dream natin, ayan ang kadamit. Mga damit yan dyan. Diba? Wala naman. Nakakalat pa. Diba? Hayaan na natin. Diba? Nakakalat. Hayaan yun na. Kasi gano'n naman talaga ang tunay na buhay. Makalat naman talaga ang gamit natin, ang ginagamit natin araw-araw. Diba? Kanina. Dito, kita niya may ballpen, di ba? Hindi ko alam kung bakit may ballpen. Nakalagay lang dyan. Hayaan na natin. So, dito naman na part, kung nakikita niyo sobrang taas ng salamin, na hindi mo alam kung bakit nila pinataas yung salamin, na dito lang naman talaga hanggang ang tao, anong purpose niyan? O, di ba, kabubuhan? Pero sige na lang, kasi dapat, okay lang yun. Kasi, di ba, pag marami kang pera, ganun naman talaga. Di ba, sinusobra mo kasi marami kang pera eh. So pag open mo dito, di ba, na-open pa yan, may compartment pa dito. Before, sabi ko, na ilalagay ko dito,
mga school supplies sa school, di ba? Para hindi na maano ba, kailangan organized mga school supplies. Dito, mga mamahalin na pen, mga ganon. Kaya lang na-realize ko, hindi nga pala ako gumagawa ng mga materya sa school. Bakit ka bibili ng school supply kung siraan mo yung kapwa ko Pinoy, maganda na pangalan mo, di ba? Ganun na naman yun. So, ayan. Siya alam man, hindi na, di ba? O dyan, bag, hindi ko alam kung ano meron dyan. O, ito naman, bakit may mga paste-paste, hindi ko alam kung anong purpose nito. O, dito may mga wallet, at dito yung mga ginagamit ko sa mukha ko, bakit dito na meron naman ako nalagyan dun? Hayaan na natin yan. O, may mga plancha, o may mga ganito. O, bakit kasama ng plancha ito? Di ba? Nakakalat na, pero okay lang yan kasi pag i-close mo, hindi naman nakikita, di ba? At saka dito nakikita nyo, may laptop. Sa tunay na buhay, wala naman talaga laptop dito. Nilagay ko lang dito kasi nga mga room tour ako para at least makita ninyo na bukod sa makalat ako, may laptop ako. At saka nakikita yung laptop ko, Apple. O, Toshiba. Diba? Ngayon gulo-gulo kayo kung ano ba to? Apple ba talaga to or Toshiba, diba? Tapos dito nakalagay dito, diba sabi ko, mga magagandang pen talaga dito, mga bongga, o, diba? Hindi ko alam, o, bakit may pen dito? O, ayan. Diba? Sobrang kalat, pero pag i-close mo naman, parang wala ka lang nakikita, di ba? Ang point dito, makalat ka nga, pero ang importante, may mga gamit ka at nakatira ka sa kondo. Di ba? Aanhin mo man yan, mga Pinoy, di ba? Napaka-organized, pero nakatira naman sila sa mga pangit na bahay, hindi naman kondo. So ako, makalat, may mga gamit, nakatira ako sa kondo, di ba? So dito naman na part, meron dito mga compartments na, no, malito man. Oh, makalat. Diba? So, ito yung mga shoes ko, ayan. So, Adidas white, and then, this is from someone. At saka ito, yung mga whites ko na shoes. Diba? Ang idea dyan, makalat ka, pero marami kang shoes. Diba? Ganun lang yun. Anin mo ba yung sobrang linis ng kwarto mo, tapos wala ka mga shoes, wala ka mga laptop. Tapos pag uulan, tumutulo. Diba? Dito, meron pa dito. Ayan, oh, ayan din ha. Then boots. So ito yung mga minsan ko lang ginagamit. Oh, arrange ko na. Tapos ito, itapon na yan, di ba? Bakit? Ako naman isa dito. Wala lang ako i-impress. So pagpasok mo dito, kasi ito yung door. Ayan, pagpasok mo dito, yan ang makikita mo yung living room. Sa front ng living room ito. Sa living room na ito, ang makikita mo una, itong mga alcohol at saka itong mga mask. Na kung saan hindi ko alam na sarili ko kung bakit ito nilagay dito. Kasi hindi naman ako nagmamask. Hindi naman ako nag-alcohol. Hindi talaga ako gumagamit ng alcohol kasi hindi naman ako takot sa virus. Siya mga takot sa akin, o ayan. Diba? 5 months na to, pero yan pala ang bawas. Kasi hindi naman ako nag-alcohol. Bakit ka mag-alcohol? Virus naman yan. Tapos dito, mask. O, ayan. Tapos ito, bag. Pag namalengke ako, ito yung bag na ginagamit ko. Tapos pag galing naman ako sa school, kasi yung ginagamit ko talaga sa bag ko, ito, yung black na bag. Tapos dito naman yung mga na ginagamit ko ng mga shoes. Yung dito kanina, yun yung mga shoes na hindi ko ginagamit. Dito naman yung mga ginagamit ko, tinatago ko siya dito para hindi siya babaho. So, ayan. So, ito yung ginagamit ko minsan. O, diba? Wala sa dyan. Ito yung palagi kong ginagamit, paborito ko from bata. And then I also have here, like, ito yung Nike pag nag-jogging ako, chinelas, at saka yung ito. So, dyan na yan. Diba? Bahala na makalat kasi pag close mo, tago naman. So, dito naman hindi ko alam, ayan, may mga compartments, ayan. So, para sa car, pero dahil motor ang binili ko, itago na lang natin kasi hindi natin afford yung car. And then, dito naman, another bags. O, diba? Sobrang dami kong bags. Yan ang sinasabi ko na hindi niyo ako i-judge na makalat ako. Kasi marami naman akong gamit. So, dito naman, meron tayo nakitang helmet. O, sabihin niyo, hala, bakit kami helmet? Kasi may motor ako. Bakit kami motor? Kasi afford kong bumili. Get ka na naman. So, ito yung helmet ko. Diba? Star, star. Because I'm a star. At saka dito, oh, kung nakita ninyo, mayroong ganito. Ngayon, ano kaya ito? O, diba? Makalat lang siya, pero makadagdag siya sa confusion ng tao. Kung pasok mo, hala, may ganito. Ano kaya ito? ayan. Ang plano ko talaga, ilagay ko dito yung mukha ko. Kaya lang, may artist from the Philippines. Shout out sa iyo. Thank you so much for doing this. Ayan. So, ang plano ko talaga, ilagay ko dito. Kaya yung na-realize ko, sabi ko, napagod mo na ako maglagay-lagay. At syempre, lagay mo pa dito ng mga tape-tape. Tapos, idikit-dikit mo pa. Wait, kahirap. Tapos, isa pa, ilalagay ko dito
sino ang ini-impress ko? Ako lang naman ang isa dito. Diba? Kaya sabi ko, bakit ako mag-i-effort? Wala naman ako mai-impress dito. Kaganda na lang siya, diba? Kasi ito ang pinaka-importante sa lahat. TV. O baka hindi nyo alam kasi baka wala kayo TV. Ayan. Nagagalaw ang TV ko. Oh. Pag nandoon ako, ganun ko lang. Oh, di ba? Pag nandito ako, ganun ko lang. Oh, pwede mo siyang ganun ganun. O, di ba? So ngayon, nandito na naman tayo sa ating kusina. O, di ba? Kung nakikita ninyo, hala, grabe, sobrang kalat ng kusina. Bakit kaya? Kasi, kusina. Ganun talaga ang kusina, makalat talaga. Ginawa ang kusina para gamitin at saka lutuan. Pag magluto ka, syempre nakakalat talaga ang kusina. Di ba? Kasi nakikita ninyo, ang mga vloggers na nag-room tour sila, ang kusina nila napaka-organized. Uy, sino ay nauto nyo? Bobo ka ba? Walang ganun. Lahat ng kusina, makalat sa tunay na buhay. Kung nakikita ninyo, ito, pag hindi ito wet, ilalagay ko dyan para naka-organize. Sino ang ini-impress ko? Bakit po siya i-organize? Niloloko ko sarili ko? Or may wala naman akong bisita dito? Kahit nga multo, ako pumunta dito. O bakit po siya i-organize para i-impress yung sarili ko? Eh alam ko naman sarili ko na burara ako. At dito na naman tayo na part. So ito, induction, di ba? So itong induction, hindi siya gumagana pag hindi tama yung mga ginagamit mo ng mga gamit. So bumili din ako, di ba? Itong induction at saka ito, binenta din ito ng friend ko na nang pumunta ng Sweden. So bali ito, binenta niya sa akin ng 1,500 na lang siya. Kasi wala naman siyang choice kundi itapon niya. May mga ganito ganito, di ba? Sobrang mahal, sobrang kapal, di ba? Pag ito ay sampal mo siya, patay ka mo. Di ba? Ang gusto mo? This time, isi-check na naman natin ang ating fridge. So kung nakikita, ayan, kita niyo yung plants na yan. Ito ang ninakaw ko sa spoon na kung saan mamamatay na siya. Kasi kung hindi ako nag-vlog, hindi ko alam na 2 weeks ko na pala siya hindi nabinyagan. O ayan, papatay na siya, bahala siya. So ngayon, di ba, sa ibang vlog, nakikita natin napakaraming laman ng ref nila. Natunay na buhay. Hindi naman talaga ganun ang ref. Ganito ba? Ganito, di ba? Walang laman. Ito ang ref ko. Ang ref, binili talaga yan siya para lagyan ng pagkain tapos kainin. Hindi na ilalagay mo yan tapos naka-organize lahat, naka-stack. Ganun ba ang ref? Hindi ganun ang ref. O, tulad itong ref ko, ito ang tunay na ref ng mga Pinoy. O, kung nakikita ninyo, itong mangga, kinain ko to last week. O, hindi ko naubos, nilalay ko dito. So, hindi ko nalaman na meron pala akong mangga na hindi ko naubos, di ba? Ilagay ko lang dyan, bahala siya kung mabulok siya. Ito naman, binili ko din ito. O di ba sabi ko, hala, chiffon cake. So binili ko siya, sabi ko, hindi ko gusto yung loob niya. Kaya kinain ko dito lang sa labas. So ilagay ko lang siya dyan kasi sobrang mahal. Pero hindi ko gusto. Pero hindi ko naman siya gusto itapon. So ilagay sa ref. Yan ang purpose ng ref. Ito naman, kanin ko. Last week pa to. Hindi ko siya naubos. Tigas-tigas na. Ganon ang purpose ng ref. Kaya yung mga ref nila na mga organized at saka ang dami-daming mga pagkain. Hindi yan totoo. Ang ref talaga maraming nabubulok. Ito naman na part, feel ko maribago kayo kasi sa inyo, di ba? Ganon-ganon kayo. Dito, hindi. Kasi nga, kung marami kang pera at saka nasa kondo ka, ganito na ang gagawin mo. Tingnan mo. Open. Ayan, open natin sa ko. Ganon lang. Diba? Dito ang aking washing area. So kung nakikita niyo ang washing area ko, sobrang dumi. Nakakalat din. Kasi ganoon naman talaga ang washing area. Bakalat naman talaga. Inyong washing area niyo, sobrang ganda. Pero wala kayong washing machine. Ganoon ganoon. Yuck! O, dito, makalat lang ang washing machine ko. Pero, Samsung ang washing machine. Diba? Digital. Open-open mo lang yan. Ayan, tapos pasok mo ulo mo. Kung baliw ka, hangaw ka mo. Siyempre, damit. So ngayon guys, nandito na tayo sa pinaka-importanting part ng condo, ang kwarto. Para sa akin, ito talaga yung pinaka-importante kasi every time na tired ako, nandito ako. Ito talaga yung gamit na kwarto. Hindi dahil marami ako kamit. O hindi ako ha, hindi ako nakipag-meet dito. 15 pa lang ang na-meet ko. Charot lang. So ito yung importante na kinuha ko kasi dito, ang ganda talaga ng view niya. Nakikita mo talaga lahat.
ng Bangkok. Tapos sobrang liit lang ng kwarto. Ay, malaki naman siya, pero may mas mga malalaki pa kasi ayoko ng kwarto na sobrang laki kasi feel ko talaga alone ako. So kung nakikita ninyo, sobrang kalat naman ang kwarto ni Thailand girl. Natural! Kwarto eh! Kung nakikita mo sa mga vloggers na ang kwarto nila sobrang organized ng mga pillow, ng mga beddings nila, sobrang organized. Hindi totoo yan! Dahil ang totoong kwarto, makalat naman talaga. Tsaka dito, sobrang... O, diba? Kung hindi ako nag-tour, o hindi ko alam na meron pala akong una na ganito. dalawa pa na sila! O, ayan, ang dami ko pala unan. O, kung hindi ako na-room tour, may mga damit pa pala ako na hindi napilo. Oh my God, ang dumi ng kwarto! Makalat ang kwarto, pero sobrang yaman ang nakahiga dito. Siyempre sabihin, halaga Thailand girl, sobrang ganda naman ng painting. Yes, sobrang ganda ng painting, o diba? Ganun talaga ang kwarto. Pag mayaman ang nakatira, pag may painting, ibig sabihin mayaman siya kasi painting eh. Diba sa inyo, nakadisplay sa inyo mga Tupperware, mga bag, hindi naman yung ganun. Mga painting. At saka alam nyo ba, sa painting na ito, may condom. Bakit ang bobo nyo? Bastos yun talaga. So ngayon guys, samahan nyo ako dahil ipapakita ko sa inyo ang swimming pool namin. Kung gusto mong maligo sa pool, mag-elevator ka lang at pumunta sa 7th floor. By the way guys, meron din pala kaming gym na kung saan lagi ako nandito. Hindi dahil gusto ko maging healthy kung hindi marami mga lalaki dito ng mga ducks. Charot lang. So maglakad-lakad ka lang ng konti, makikita mo ng adohang ngago. Alam nyo na mag-hula hoop siya sa pool. Doon ka mag-hula hoop sa gym. Alam nyo na hula hoop sa pool. I-anod kita sa pool mamaya mo. Nainis ako ah. So yan ang pool namin guys. So overview niya ay mga building sa Bangkok. Ang pool na ito ay tinatawag na infinity pool. At saka ang pool na ito ay nasa gitna ng kondo namin. Kaya ito lang ang nag-iisang pool na pag naligo ka, kita ka lahat na nakatira sa kondo. Kaya ako 2 weeks na ako dito, hindi pa ako naligo. Paano ko makaligo na marami akong kagid? Nahiya mo na ko. Ah, diba? Sobrang ganda ng pool namin. Kayo kasi makatikim lang kayo ng pool ko may birthday. O sige, papansin talaga ito. 2 weeks na ito naghahulahop-hulahop, pero mas lalo, mas nang tumataba man. O sige na, baka magalit na naman kayo sa akin. Sabihin nyo, body shaming, mga hangag. Sa lahat pala ng mga nagtatanong sa akin, Thailand girl, nagka-pimple ka na ba? Alam nyo guys, sa totoo lang, dumating ako sa point na sobrang dami kong acne at saka sobrang dami kong pimple. Pero kung ngayon, kung nakikita ninyo, medyo clear na yung mukha ko. Kasi, bukod sa hindi ako tinutubuan na ng pimple at saka ng mga acne ngayon, hindi na ako natatakot na tutubuan. Kasi, may ginagamit ako na toner. Galing sa Dazzling Skin Philippines, ang 10 times acne shrink toner or cleanser nila. Well, personally, alam ko naman talaga na very effective ang product ng Dazzling Skin Philippines. Kasi nagamit ko na yun sila lahat, nasubukan ko na lahat. Kaya lang, sobrang nagustuhan ko itong bagong product nila na 10 times acne shrink toner. Kasi, ang dami-dami ko nagamit na toner. At saka, diba pag gumagamit ka ng toner, namumula ka at saka namamalat. At yung parang nakakahiyang lumabas kasi parang may cancer ka. Ito kasi yung bago nilang product na toner. Pag ilagay mo sa mukha mo, dinadry yan yung pimple mo. Tapos hindi ka namumula at ito ang maganda, hindi ka namamalat. Yung parang normal pa din, pero yung pimple mo, ma-observe mo talaga na nagdadry sila. Yung parang namamatay talaga sila. Tapos sobrang bilis. At saka napansin ko, parang ito yung kauna-unahang product sa market na bote siya pero push pump siya. Hindi siya pang old class. At saka ito pa yung maganda guys, kasi bukod sa meron silang toner na hindi nakakasakit sa balat, meron silang 10 times acne and pore minimizer. O yung mga malalaking butas dyan, yung mga malalaking pores, ito na ang para sa inyo. Kaya sa lahat ng mga viewers ko, na sobrang dami yung pimple, or sobrang dami yung acne ninyo, or ang lalaki ng mga pores ninyo, at gusto nyo subukan yung product na ito, ganito na lang. Ilalagay ko sa comment section yung Shopee link nila para maka-order kayo doon. At saka ito yung maganda. Kasi lahat ng products ng Dazzling Skin Philippines ay nasa 11% off. At saka ito pa ang maganda para din sa mga lahat dyan na walang income. Imbis na mag-chismis kayo, ito na lang gagawin ninyo. Naghahanap sila ng distributor. Napakasimple lamang ang gagawin ninyo. Meron dyan link sa comment section. So i-message nyo lang sila kung gusto nyo mag-order or gusto nyo maging distributor.